po tayo dito ang dalawang piraso ng tenga ng baboy. 550 grams po ito. Lalagyan ko lang po ito ng tubig. And papakuluan muna natin ito ng 5 minutes in medium heat. Then after 5 minutes, ito na po yung ating tenga ng baboy. Then hugasan natin ito. Kapag nahugasan na natin itong mabuti, pwede na natin itong hiwain. Tsaka natin to papakuluan at lalagyan na natin ng mga pampalasa. Then, lagyan na natin ito ng tubig. 2 tablespoons ng soy sauce, 2 tablespoons ng vinegar, and 1 teaspoon ng salt. Lagyan na rin natin ng onion, garlic, and bay leaves. At black pepper. Takpan natin ito at pakuluan ng 20 minutes in medium heat. Then after 20 minutes, ito, hanguin na natin ito. Palalamigin lang natin ito saglit bago natin ito ihawin. Mga pinalamig ko lang ito ng 20 minutes. Then ito, ready na natin itong ihawin. After maihaw ito at nag-golden brown na, pwede na natin itong baliktarin. Ayan, ready na po yung ating tenga ng baboy. Then, sunod naman natin yung ating pork. 1/2 kilo po ito. Then, season natin ito ng salt and black pepper. Tsaka natin ito iihawin. Na-check na po natin. And pwede na natin itong baliktarin. Bago ko hihiwain itong ating tenga ng baboy, pinalamig ko muna ito at nilagay sa ref ng 30 minutes para hindi tayo mahirapan at mas madaling maghiwa lalo na't maliliit ang pagkakahiwa dapat nito. Then, tamang-tama naman at malamig na rin yung ating pork na inihaw kanina. So, ito, ihihiwain na rin natin ito. Then, after kumahiwa lahat ito, nakaready na rin yung ating mga sangkap. Ito lahat yung mga ingredients ng ating sisig. Una, pipigain ko lang itong ating kalamansi. At napakaswerte at tamang-tama panahon ng kalamansi ngayon dito sa Japan. Kaya nakabili tayo ng kalamansi. Then, lagyan na rin natin yung 2 tablespoons ng vinegar, 1 tablespoon ng soy sauce, 2 tablespoons ng liquid seasoning, black pepper. Then, naglalagay po ako dito ng 1 can pure food sizzling sisig para mas madali at mas masarap. Nilalagyan ko po nito. Then, kung wala naman kayong mabilhan nito at ayaw nyo maglagay nito, pwede naman kayong mag-grill ng chicken liver. Para mas madali at lagi akong ma-stock kasi kaya naglalagay ako yan every time na gusto kong kumain ng sisig. Then ilagay na rin natin yung 1 cup ng onion and 1/2 cup ng green chilies. Maglagay na rin tayo ng 1 teaspoon ng salt. Then haluin lang natin itong mabuti. Kapag nahalo na natin itong mabuti, then i-ready na rin natin yung ating sizzling plate. Ilalagay ako dito ng 1 tablespoon ng margarine. Pwede din po kayong maglagay ng butter. Then, ilagay na rin natin yung ating sisig. Sobrang sarap at napakasimple lang nito. Ating ingredients, napakasarap nito guys. At ang bango. Pwede din kayong maglagay dito ng itlog. Pero ako, hindi na kailangan para mas masarap. Then, maglalagay na rin tayo ng chili sa ibabaw nito. Ayan, ready na yung ating sizzling sisig. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo itong ating recipe na shinare for today. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!